Okay, magandang araw po ulit sa inyong lahat mga kaibigan, Batang Maynila, Torch po ulit. Ngayon po, bago po natin pag-usapan itong bago nating topic, ay gusto ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga supporters natin at po ng mga sumusubaybay sa atin na nagbibigay po dyan sa Super Thanks. Maraming salamat po sa inyo. At ito po, babanggitin ko po kung sino-sino po sila at ipopost ko rin po dyan sa screen. Unang-una nagpapasalamat po ako kay Presi Ramirez. Nako, ito po si Ma'am Presi Ramirez. Talaga pong suke dito po sa Super Thanks. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am. At dito po kay Charito Generoso, Arnold Chan, Anita P. Garde, at Elizabeth Gonzalez. O sila po yung mga nagbigay sa atin sa Super Thanks. Maraming salamat po. Alam po ninyo, malaking tulong po yan para sa ating YouTube channel. Kaya sana po ay hindi kayo magsawa na sumuporta po dito sa Batang Maynila Toits. Okay, so ngayon po pag-usapan natin itong nangyari dyan sa Bilibid kasi nagkaroon po sila dyan ng Operation Galugad. Ito po yung ginagawa ng mga correctional officer dyan sa Bureau of Corrections at nire-raid po nila yung mga kubol ng mga preso na inihinalang merong mga kontrabando. Pag sinabi pong kontrabando, kahit ano pong item yan na illegal po dyan po sa loob ng Bilibid, yung mga ipinagbabawal, o ang tawag po dyan, kontrabando. At nangyari mga kaibigan, nakakita po sila, no? Sari-saring kontrabando. At ito po, may kita po natin sa ating screen, yung iba't ibang kontrabando na nakumpiska dyan po sa maximum security compound. Ito pong ginawa nilang Operation Galugad ay utos po ni General Katapang itong bagong OIC ng Bureau of Corrections. Ito po yung mga nakumpiska nila mga kaibigan ha. May mga nakita tayong mga beer in cans ha. Grabe po ha. Talagang in ka na. Social na po dyan sa loob ha. Anong nandyan ako, parang alam ko ano lang eh, mga bote-bote ha. Pero ngayon talagang in ka. Social na mga kaibigan. At ayan, kitang-kita naman natin kung anong klaseng brand ng alak yung nandyan. Ah, ito ata yung sumisipang kabayo eh. O ito mga kaibigan. At meron din ditong mga TV. Ayan, mga iba't ibang mga devices. Ayan, at dito meron ding mga mga pera. Alam nyo mga kaibigan, sa Bilibid, kasi may limit po eh ang pera kapag pinapasok. So hindi ka pwedeng, hindi ko po kakabisado kung gaano kalaki, pero hindi ka pwedeng magpasok dyan ng sobrang laking pera. Bawal po. So ito, may mga nakumpiska silang pera at mga deadly weapons. O ito yung ginagamit ng mga pangkat-pangkat dyan. Kapag may mga riot-riot, yan. Mga ginagamit nila, mga maliliit na kutsilyo, mga improvised na mga kutsilyo, gunting. Ako, yan po yung ginagamit nila para in case nang magkaroon ng riot ng iba't ibang pangkat, meron silang pangdepensa sa kanilang mga sarili. At ito, may nakikita rin tayong mga suspected drugs o mga hinihinalang ipinagbabawal na gamot. O yan po, ayan po yung nakumpiska nila dyan sa maximum security compound. Medyo umuulan na naman dito. Alam niyo naman itong studio ko eh. Talagang kapag maingay, rinig na rinig. Pasensya na po kayo ha. Basta importante, naririnig niyo yung naririnig niyo yung sinasabi ko. So yan, nakita naman po natin yung iba't ibang mga improvised na mga deadly weapons. May mga posporo, lighter, meron pa ako nakikitang baraha. Hindi talaga nawawala yung mga ganyang mga sugal eh. At alam nyo ba, dyan sa Bilibid, dyan sa maximum, kapag nagsusugal po yung mga incheck, alam nyo ba, hindi na po binibilang ang pera. Alam ginagawa nila? Yung parang yung sinusukat na lang mga kaibigan. Yung libo-libong pera, sinusukat na lang yan. Hindi na po binibilang. Kaya ganyan po karaming pera dyan sa maximum security compound. So yan, meron po tayo nakikitang mga steel bar o yung mga bakal na pinatulis. Basta sari-saring sari-sari pong deadly weapon ang nakumpiska nila. At eto naman, merong mga lutuan, mga electric. Kasi alam nyo mga kaibigan, pinagbabawal po itong mga electric eh. Itong rice cooker, itong may induction stove pa. Biruin nyo, ako nga walang induction stove. Ito, meron po sila dyan sa Bilibid.
Kasi kaya pinagbabawal po yan kasi yung kuryente po, ha? Eh, malaki po ang ginagastos ng gobyerno kapag gumagamit ang mga preso ng ganyan. Eh, kung tutusin, dapat nga hindi na sila gumagamit yan kasi libre na yung pagkain nila eh. Meron po silang rasyon yan eh, araw-araw eh. Umaga, tanghali, gabi. Oh, pero po yung mga big time na preso dyan, ako hindi po kumakain ng rasyon yan. Nagluluto po yan ang mga sarili nila. Alam nyo na, mga big time. Meron pang tagaluto yan. Ganyan po sa ano, dyan sa Bilibid. Kaya kapag nakulong ka, na ikaw ay medyo walang-wala, eh, walang mangyayari sa'yo. Kakain ka ng mga rasyon, yung pinoprovide ng gobyerno. Pero kung medyo may kaya ka at mapera ka, siyempre magpapaluto ka ng mga paborito mong pagkain dyan sa Bilibid. So, ito, makikita rin natin may iba't ibang klaseng mga cellphone. Oh, hinihinalang mga bawal na gamot. Yan, may laptop pa. Oh. So, yan mga kaibigan, yung mga ano, mga nakumpiska dyan sa maximum security compound. Eh, marami nagsasabi, lalong-lalo na ito si Jason sa mga kaibigan eh. Sabi niya, nalinis na raw ang Bilibid eh. Eh kung nalinis na yung Bilibid, ba't ganyan? Ba't ang dami pa rin nilang nahuhuli? Ha? Sa kayang mga yan, nahuli na yan, hindi lang yan. Marami pa dyan nakatago. Alam niya naman yung mga yan, eh matitindi rin magtago ng mga kontrabando yung mga inmate dyan po sa maximum security compound. So dito kay Jason sa, sir, ano masasabi niyo ngayon? Na ganito, na sinasabi niyo na nalinis na itong Bilibid. Ha? Kaya dito rin sa mga pulahan, oh. Sige nga, ngayon sabihin ninyo, akala ko ba naalinis na itong ano, Bilibid, pero ba't ganito? Ba't ang dami pa rin kontrabandong nagkalat? Ang dami pa rin kontrabando na nakumpiska dyan sa maximum. Dito mga kaibigan ay makikita natin na hindi po talaga talagang nalinis itong Bilibid. Dito po sa mga illegal na droga, dito po sa mga deadly weapons, sa mga communication devices, cellphone, laptop, pati na rin sa alak. O, na ngayon, iniimbestigahan nila. O, sa panahon daw ni DG Bantag, nakapasok isang truck ng ano, isang truck ng alak. O, isang piraso daw ng alak, eh, 1,000. O, eh di ilang milyon yan kung isang truck. So, yun yung iniimbestigahan ngayon ng ano, ng pamunuan ng Bureau of Corrections. At kahit si General Katapang eh, nagulat, no, nagulat po diyan sa ano, sa nabalitaan niya diyan po sa mga sumbong ng mga ano na rin, ng mga preso at mga ano, mga ilang empleyado diyan po sa Bureau of Corrections. At iniimbestigahan dito yung mga tao ni DG Bantag, no. Hindi naman po lahat masasabing masama eh. Meron po talagang mga tao na galing po ng BJMP na naging tulongges. Oh. At talagang sinamantala yung kanilang pagkaka-assign dyan po sa Bureau of Corrections. Kaya yung mga sinasabi ng mga pulahan, at eto ni Jason sa na nalinis na yung Bilibid, nako. Hindi po. Kwentong barbero lang po yan. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.